Hello, class. Today we are going to talk about one of the adjusting entries in accounting, which is the bad debt expense. Ano po? So dun sa mga ibang reference, itong bad debts is tinatawag din naman na loss on bad debts or doubtful account. It always depend, tatandaan ninyo lagi ko sinasabi, it always depend on the chart of account kung ano yung gagamitin natin na accounts title. So ano ba itong bad debt expense or loss on bad debts? Pag sinabi natin bad debts, ito yung part ng account receivable, di ba? Pag tayo ay nagkaroon ng business, pag tayo ay nagbenta, may dalawa tayong uri ng benta na tinatawag. Yung una is the cash sales, pag yung ating customer ay bumili on cash, at yung ikalawa naman is the account receivable, pag nagpautang tayo. So dito sa account receivable, dito pumapasok yung bad debts na tinatawag natin. Once na ang customer ay hindi nagbayad o may part doon sa pinautang natin sa ating customers na hindi nila nabayaran na, dahil nga syempre pag nagnegosyo tayo, nagpapautang tayo, sometimes yung full amount na ina-expect natin makuha doon sa mga pinautang natin ay hindi talaga natin nakukuha. So dito pumapasok yung ating tinatawag na bad debts. At alam nyo naman, pag sinabi nating adjusting entries, definitely dyan papasok yung mga nominal account na tinatawag natin, at ipapasok natin siya sa expense account. Kaya yung tinatawag natin na bad debt is considered na as expense account, o tatawagin na natin siya na bad debt expense. Pero sometimes, ha, lilinawin ko lang po, itong bad debt expense ay tinatawag din naman na loss on bad debts or doubtful accounts. So, mga synonyms lang naman niya na ating bad debts. So, paano ba natin siya ikinocompute? So, para mas madali natin siya maintindihan, magbibigay ako sa inyo ng transaction. But, before that, paano ba natin nakocompute yung ating bad debts? So, we have three ways to compute our bad debts. The first one is the fixed percentage of the total sales of the period. So, pag sinabi natin period, it can be monthly, quarterly, semi-annually, or annually. So, the second one is the percentage of the receivable at the end of the period. And the third one is the amount computed by aging of the account receivable. So, ang gagamitin natin muna ngayon is the percentage at yung mismong fixed account na ng ating account receivable. So, say for example, this transaction. Assuming that out of the account receivable of 10,000 pesos on December 31, 2022, the 800 is considered as doubtful collection. So, sa 10,000 daw noong buong period, nag-record itong kumpanya na noong December 31, out of 10,000 daw, ay may 800 silang ikinoconsider na doubtful collection. O ito yung tatawag natin bad debts. So all we need to do is to debit the bad debt expense and write the credit for allowance for bad debts. So magkano yung pinag-uusapan natin? 800 pesos. So huwag tayong malilito, ha, bakang i-record ninyo is 10,000. Yung 10,000 lang po isinama natin dyan just to know kung magkano ba yung full amount ng ating account receivable. So ulitin natin, the debit is bad debt expense, 800 pesos, and the credit is allowance for bad debt. So ganyan lang lagi ang kanyang entry. But minsan naman, baka malito kayo kasi nga baka ibang reference nakikita natin. Minsan may nakikita, pwede din natin itong ma-record as debit, loss for bad debts, and credit is estimated uncollectible account. Same din naman po sila. So, again and again, it always depend on the chart of account na gagamitin natin. Kung ano yung present na account title doon sa ating chart of account, much better na yun ang gamitin. So, second transaction naman na magkocompute tayo ng percentage. So, this one. Shane Angela Incorporated has account receivable of 1 million in 2022. So, isang buong taon. The company expects that 2% of this will be uncollectible
uncollectible account based on the company 3-year experience. So dito, based daw doon sa kanilang experience for 3 years, taon-taon may 2% na kinukonsider o talagang may 2% na hindi na sila nasisingil from the account receivable. So magkano daw? 2%. So kukumpitin natin siya. So magkano yung account receivable for the year 2022? That is 1 million pesos. So itatimes lang natin siya sa 0.02. Bakit po naging 0.02? Because that is the 2%. Kinumbert na natin sa decimal. So 1 million times 0.02. So yung ating i-record is the 20,000 pesos. Again, our debit is the bad debt expense, 20,000 pesos. And the credit is the account allowance for bad debts. Or once again, pwede din naman maging entry natin, loss for bad debts, 20,000 and estimated uncollectible account for 20,000. Again, it always depend on the account titles based on the chart of account ang ating gagamitin. So, yun lang po and thank you.